How do you answer that question? Who am I? How do you answer that from a relationship perspective? Okay. Interestingly enough, yung question na, yung identity, it's even more important for the men before they start a relationship. Identity has to be solid first. Okay, and what do we mean by identity? Unang-una, you need to know what kind of impact, yung, in short, what your mission is in life. Parang mission and vision statement, pero very personal. Kasi if you don't know, your identity isn't just where you are right now, but who you are going to be. And the reason why it's very important in relationships is that this is actually what's going to help you find the right kind of partner who will be a match for your mission. Kasi marami sa atin dito, boy. Ito nga, ito yung pinaka number one na mistake that a lot of people make in relationships. They rely on their love map. Okay, so yung mga naniniwala sa love at first sight, I want to tell you guys now na there's been a study by Dr. John Money of Johns Hopkins Hospital, and he found now we all have a love map since we were 7 or 8 years old, and it was formed by our subconscious. And ano to yung love map na to? Ito yung mga parang scrapbook siya na nandito sa loob ng subconscious natin based on, kunyari, 7 years old ako, sino lang kilala ko? Teachers, kapitbahay. And then nakita ko yung teacher ko na sa PE, mabait. And then, chinito siya. So feeling ko, lahat ng chinito, mabait. So ilalagay ko sa love map ko yung pagka-chinito. And then ilalagay ko yung may mustache si ganyan, so ilalagay ko doon. So that's why we think that there's love at first sight. And we have a certain type that we gravitate towards. And what happens is that if we rely on this, if we don't have self-awareness about the qualities we need, kasi yun yung ginawa ng love map natin. Susundin natin yung love map. Sinusundan natin yung visuals. So from across the room, nakita natin, like ako, I realized na ever since, crush ko parati may glasses. Ganon. So later ko na-realize, learning about this love map as a relationship coach, it wasn't really the glasses that I was attracted to. Yun lang yung na-put together na love map ko. Kung hindi, what I really needed was someone who was smart and responsible. Kasi ang crush ko pala noon, si Superman/Clark Kent. So in short, just because someone is wearing glasses does not mean he is smart. Ibig sabihin lang, malabo ang mata niya. So ang mensahe mo, para doon sa mga naniniwala sa love at first sight, having said this, is be aware of what you actually need, the characteristics that you need in a partner. That does not necessarily come from the love map. Yes, that does not necessarily correspond with the visuals that you have in your love map. Okay. And that is also relevant if you know yourself, you know the kind of qualities that you will need in a partner. Who are you? I mean, yung tanong na yun, in the context of happiness. Babalikan ko lang, Tito Boy, yung sinabi ko kanina na self-awareness. Pagkilala mong totoo yung sarili mo at alam mo yung sources of happiness mo at ginagawa mo yung sources of happiness mo, ginagawa mo yon, binibisita mo siguro, and doon mo masasabi yung innate mo. Because Bryson, ang hirap kasi yan eh. Mahirap na, Tito Ang Boy, hirap eh. Talaga yan kasi ang daming nagdidikta. Dumaan ka lang ng EDSA, ito ang magandang babae. Yes. Dumaan ka lang dito, ito ang gata sa dapat mong inumin. Correct. External forces, yes. The noise is so massive. Mm-hmm. So when you say, alamin mo kung anong nagpapasaya sa'yo, self-awareness is such a wonderful word. Yes. Pero ang hirap marating. Yes, Tito Boy, kasi tama po kayo. Marami kasi tayo naririnig na boses. Hindi lang yon. Ang mga boses na yon ay mahal natin. Tama po, at nagpapatong-patong po yan. Yun. Hanggang sa nakokovera na po yung innate mo. Na at nawawala ka. Nawawala ka na. Ang hirap mamahala kung sino ako. Kaya pag tinanong ko, what makes me happy? That's a very complicated question. Yes. So again, in the context of happiness, pag tinanong ko, sino ba ako? Paano ba yan? Is that a daily exercise? Is that a question I ask every day? For me to get to where I should be. Kaya maganda, Tito Boy, na may tinatawag sa happiness na mga books na nabasa ko kay Dr. Lyubomirsky, may tinatawag sila na intentional activities. Tama. Na pagka ginawa mo, you really have to intend doing it. Mm-hmm. Hindi ka lang basta uupo and then, paano ako magiging masaya? Paano ako makikilala yung sarili ko? You really have to do those activities for you to discover, ay, okay pala umakyat ng bundok. Ay, okay palang mag-meditate, tumahimik. Ay, okay palang magsayaw. Ay, okay pala yung nakikipag-usap sa mga tao. Ay, okay pala na ginagawa ko yung pagluluto.
Those are intentional activities na pagka ginagawa mo yun at makikilala mo ng lubos yung sarili mo, then paulit-ulit mo siyang gagawin. So nakikilala mo ang sarili mo in the context of happiness over time. Ang yes. connection ko sa inyong dalawa is that do not identify yourself in a day. Yes. We are yes. all work in progress. Yes. So kung ang roadmap mo ng pag-ibig ay ito, huwag kang matakot i-explore dahil hindi lahat yun tama para yes. sa'yo. Mm-hmm. Di ba? Sa akin nga, Tito Boy, date outside of your type eh. Yun. Yes, number one. Oh, oh. We are work in progress. So allow ourselves to discover, discover. Oh, what make us happy, yes. what relationships we deserve. Magandang gabi, Pilipinas. Welcome to The Bottom Line.